Makibalita naman tayo sa sitwasyon sa Commonwealth Avenue dito sa Quezon City. May news to go si Marisol Abdurrahman. Marisol? Susan, alam mo, yung isang nagkaroon na ng one-way dito sa Pasimpatasan at Odessa, sobrang dami nga ng puno na nabuhat. Na ngayon ay nakahambalang pa rin sa kalsada, one lane na nadadaanan. At gaya nga nang nakikita ni Tulmino sa video, no, almost zero visibility kanina sa sobrang lakas ng ulan. Well, in fact, mas malakas ang hangin ano, kaysa sa ulan. Wala na rin tayong halos nakikita ang mga sasakyan sa kalsada. Gayunpaman, tuloy-tuloy pa rin ang sinasagawa ng operation ng DPWA. So, sobrang dami talaga ng mga puno magsuk. Ito yung mismo mga Nas Island na talagang natumba. Meron malalaki, meron din mga maliliit. At yung mga plastic barrier na color orange, yung iba doon, lumutang na dahil merong ilang portion ng kalsada nga doon na pinahana. At yung ilan ay talagang na-dissipate na, na hangin na ito, sobrang lakas na ng hangin. At meron din kanina ongoing na construction ng isang building na kitang-kita natin yung mga re-rolled scene na kung tawagin o yung patilya ay nasa iisang direction na lang ito at you can just imagine ano, bakal ito pero talagang sumasayaw ito. So sobrang lakas ng hangin kanina. At ito, tuloy-tuloy pa rin ang kanilang isasagawang clearing operation pero ang problema kasi pag nakita nila yung area, tuloy-tuloy pa rin may mga nagtutumbahan. So ang sinasabi natin, ang sinasabi naman kanina ng mga nasa kalsada na abutan natin, ano, kumbaga, nag-aabang sila, saka sila mag-clearing operation dahil mahirap kahit daw kasi walang masyado ganong dumadaan ng mga sasakyan, kailangan pa rin din na nilang i-clear yung area. So sa ngayon, ganun pa rin ang sitwasyon, malakas pa rin ang hangin at ulan ang ating nararanasan. So doon sa sinasabi mo, Marisol, talaga mas makabubuti na yung mga dumadaan dyan sa Commonwealth Avenue. Kung hindi importante yung kanilang mga pupuntahan sa araw na ito, ay manatili na lamang sa kanilang mga tahanan. Dahil una-una, para hindi sila malagay sa panganib at pangalawa, talagang yung abala. Dahil sabi mo nga, one way na halos yung daan dyan. Yes, yes. Alam mo, Ma'am Susan, tama yan. Ano? Kung wala rin lang at kung napapanood at naririnig ka ng ating mga kabayan, talagang huwag na lang muna dahil kahit tayo kanina on our way, papunta nga sa GMA, kanina talagang may time pa nga no, that we had to stop at mag-secure doon sa mga sanang mas we think na clear na area dahil sumasayaw ang sasakay natin na sobrang lakas ng hangin. Pero hindi pa rin kasi safe kasi magiging mga malalaking puno ay talagang nabubwal. So gaya nga sige tayo mangsuwang na lamang umalis ang bahay kung talaga namang walang importanteng gagawin ano, sa labas. Tama ka. At saka para hindi na rin sila maging intindihin pa ng mga magsasagawa ng clearing operations. No? Unahin muna natin maklear yung mga daan para makabalik tayo sa normal at manatili na lamang tayo sa ating mga tahanan. Maraming salamat, Marisol Abdurrahman.